Magandang araw po sa inyong lahat. Jopinay's Kitchen po. Ito na naman po si Rosana para mag-share sa inyo. Ang share ko po sa inyo ngayon ay bread recipe ng Japan. Naging sigat din po dito ang meron pan. Kaya simulan na po natin. Simulan po natin sa paggawa ng soft cookie. Haluin po muna ang pinalambot na butter at ilagay po ang kalahati ng sugar. At haluin uli bago mag-start ng ating hand mixer. At pagpakiramdam niyong tunaw na yung asukal, lagay niyo na uli yung second part ng ating sugar. At tandaan, laging hahaluin muna bago tayo mag-start ng hand mixer. Sunod, lagay na natin ang ating binating itlog. Hatiin din natin ito sa tatlo. Pangalawang parte. At ilagay na ang pangatlong parte ng itlog kasabay ng vanilla oil. At haluin na natin itong maigi. Alisin na natin ang ating hand mixer at kunin natin ang ating spatula. Linisin muna natin ang paligid, haluin ng konti, at ilagay na ang ating flour. Lahat na ilalagay natin, at siguraduhin yung sifted flour ang lalagay nyo. At haluin ng ganito. Cut, 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 and then turn. Cut, cut, and turn. Hanggang sa mapagsama-sama na natin ito. Unti-unti nang magiging dark ang kulay nito. Natutunaw na ang flour. Pag ganito na ang kulay, okay na ito. Pwede na natin itong isalin sa ating plastic wrap para babalutin natin ito. Babalutin natin para ilalagay muna natin sa ref ng 1 hour, kung sa freezer naman ay 30 minutes. Boost natin dito. Pre-press natin dito para mahalo pa uli ng pa-fold na ganito. Paulit-ulit lang at pagpalagay nyong okay na, pwede na tayong mag-stop para i-continue na natin sa paglagay sa freezer. I-close nyo yung mga end ng plastic wrap. Ganito para i-flatten natin. Para mas mabilis siyang lumamig pagka nilagay natin sa freezer. Kasi manipis lang. Yan, okay na ito. Lagay natin sa freezer. Tapos na po ng first proofing ang aking dough. I-finger test po at ipipress alisin ang gas ng dahan-dahan. I-add ko po yung link sa description box ng bread making natin. Yun na lang po ang pakisundan nyo kung paano kayo mag-knead ng dough. Pero ang recipe po, dito tayo sa Meron Pan kukuha ng recipe. Instruction lang po sa bread making ang kukunin nyo doon. Kung paano tayo mag-knead ng dough. At ito na po yung second step na gagawin natin para ma-explain ko sa inyo ng maigi. Cut nyo lang po ng anim at bilutin po uli na parang bola. At tapos pakinisin. Pag makinis ng lahat, lagyan ng takip para sa ating bench time na 10 minutes.
habang inaantay natin yung 10 minutes, ikakat natin ang ating cookie sa 6. Alisin ko lang po muna yung kalahati nito kasi dinoble ko po yung recipe kong ginawa kanina. Ito po sa 6 kinat, pagkakat ng 6, ibilog nyo po na parang bola. Maglagay po kayo ng powdered sugar sa mga palad nyo para po hindi kumapit. Pagtapos na po ang i-form, ilagay nyo po sa tray at ibalik nyo po muna uli sa refrigerator. Pagtapos na yung bench time ng ating bread, i-roll nyo po uli. At ipila nang magkakalayo sila. At kunin yung ating cookie. Lagyan nyo po ng powdered sugar at ipitin nyo ng baking sheets at pisain ng kahit anong takip na meron kayo. Para mabilog natin. Kasi pag sa kamay natin ito gagawin, maglalagkit lang tayo. Para huwag tayong maglagkit, ganito ang naisip kong paraan. Parang paplansyahin na natin dito bago natin ilalagay sa ibabaw ng ating dough. Linisin na natin ito. Formuli natin ng bilog. Yung kamay nyo, lagyan nyo ng powder para huwag dumikit. Kailangan maliit lang yung butas na matitira natin. Huwag naman masyadong maliit. Banatin nyo na lang ng konti yung cookie. Ganito. Tapos i-roll nyo sa granulated sugar po. Roll na, lagyan natin ng cut. Apat po yung cut na gagawin natin. Tapos, itagilid nyo. Yan po, okay na po. Ganito ang ating meron pan. Lagyan nyo na po sa baking pan. Tuloy lang po natin. Paliitin yung butas. At igulong na sa granulated sugar. Lagyan uli ng hiwa. Huwag din naman po masyadong isasagad yung hiwa. Pag meron pong ganitong dumidikit-dikit sa palad nyo, alisin nyo. At mag-powder na lang po kayo ulit para huwag pong dumikit. Kasi yung mga huling nagagawa na natin, natutunaw na siya, lumalambot na, kaya mas lalo na pong nagiging malagkit. Kaya kung maaari, malamig na malamig talaga yung ating cookie. At saka bibilisan natin yung paggawa para hindi tayo abutan ng paglalagkit na katulad nito. Pero kung maglalagay lang naman tayo ng powdered sugar, mawawala naman agad yung paglalagkit. Iwaan po uli natin. Yan po, ready na po ang ating dough para sa first grouping. 30 minutes sa 40 degree po. Ito na, tapos na po ang first grouping. Ibe-bake na po natin sa ating preheated oven na 200 degree na 13 minutes po. Ito na po ang ating baked melon pan. Masarap po ito, malutong kasi yung cookie na nasa ibabaw at malambot yung ating bread. Ito po yung ating mga ingredients, paki-check na lang po. Pwede nyo rin pong gawin ganito, lagyan nyo ng whipping cream or ice cream.
pinaka-sandwich, mas masarap po. Sana po nagustuhan nyo ang ating video ngayon. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, paki-thumbs up na lang po. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe, paki-subscribe naman po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod po nating video, magkita-kita po tayo ulit. Paalam po!